Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video tungkol dito sa Axie Infinity. At ito, emergency update tayo dito sa lagay ng AXS. Grabe, di ko alam kung sinusubaybayan nyo to mula kanina, pero for the past 4 hours, bumabagsak yung presyo ng AXS. And when I say bumabagsak, it's down almost 11%. For the day, no? Okay, grabe yung binagsak niya. Ito yung 4 hour chart niya. Ito, punta tayo ulit sa daily chart natin, ano? Kasi ngayon, ang sentiment kasi talaga ng Axie Infinity, hindi nila talaga ma-figure out kung paano ibabalanse yung ekonomiya ng laro. Okay, yun ang problema. To the point na nanghihingi na sila ng suggestion dito sa Twitter sa mga players, ano ba tingin nyo, anong pwede nating gawin? Ganun na yung kalala, yung problema sa economy ng Axie Infinity. Well, meron silang mga naisip na fixes, kaya lang hindi naman nila ma-apply sa current game dito sa version 2 ng laro. So yung mga naisip nila na solusyon, ano pa? Sa Battles B3 pa, or sa Origin pa, or sa land gameplay pa, and yun nga, no? Nakikita natin, ito nga, nagsisimula ng bumagsak. Ibig sabihin nito, kaya to bumaba, ay merong malaking volume na nagbenta. Okay, merong isang, let's say, isang tao, or isang grupo, or siguro collective decision ng mga investors ng Axie Infinity na magbenta na ng AXS nila. Ayan, kasabay rin siyempre ng pagbaba ng Bitcoin. Ito rin naman yung 4-hour chart ni Bitcoin. So again, pag bumagsak si Bitcoin, expect nyo na mas malala yung tama sa mga sa iba pang parte ng ano ng crypto. Ayan nga, si Bitcoin 4% down, pero yung market cap niya masyado mataas. So pero 4% down, malaking value yan na nawala sa Bitcoin ngayon, na negative 3.5% siya. Pagdating naman sa AXS, negative, ayan na, magne-negative 11% na si AXS. While si ASLP kanina nagkaroon ng ano, ng mini pump and dump, at ayun, grabe, na-negate dito sa resistance. So it's pump and dump lang talaga, na mera lang talaga bago mag-exit yung mga may ASLP, di ba? So ayan yung ano, mga indication niyan na may magbebenta ng malupitan pag nakakita kayo ng mga pump and dump. So, huwag kayong sasabay lagi. Hindi porket nagpa-pump, isasabay na kayo sa pagbili. Ang mangyayari kasi kayo niyan, magiging biktima kayo. Kayo yung magiging liquidity ng mga gustong mag-exit. Ayan. So, ganito yung nangyayari dito sa SLP. Pero balik tayo sa AXS. Nakita natin, saan ba papunta tong AXS, guys? Possible, dito na sa 70, 74 area, 69 area. Ayan. Dito na ang lagpak niyan. Pag nagtuloy-tuloy yan. And, I don't think, it will stop soon kasi meron pa tayong space para bumaba dito sa ano, may space pa tayo para bumaba yung ating AXS. Ang RSI natin ngayon ay currently nasa 31.71 or 31.92 yung current RSI natin. So wala pa siya sa oversold area, so marami pa tayong ano dyan, pwede pa yan mag overshoot pababa. Kahit na umabot yan ng RSI 20, wala namang magical barrier na pipigil sa presyo pag talagang motivated yung mga tao na magbenta ng AXS nila. Okay, isa pang ano dito, ito, pwede pa tayong bumaba yung AXS na to. Pwede pa yan bumaba dito sa $40. Okay, pwedeng pwede. Bakit? Bakit mo nasabi, Boss Hunter, na pwede pang bumaba ng $40 yung AXS? Well, tatandaan natin, marami pang naka-stake. Sana nga. Maraming naka-stake dito na bukod sa ano, sa staking ng Ronin, ng bukod dito, tingnan natin ilan yung naka-stake ngayon. Ito, may 21 million na naka-stake. That's 1.75 billion. So, pag ito nag-alisan, or let's say 1 million AXS ang nag-decide na kumawala dyan, malaking dagok yun. Kumbaga meron tayo na nakatenga na 21 million AXS na natutulog lang dyan na anytime pwedeng ibenta. Okay, pagdating naman dito sa
liquidity pool, ganun din yung istorya nito. Okay, marami rin naka-farm. Hindi lang hindi natin naka, hindi natin nakikita kung gano'ng karami yung nakaan dito, no? Naka-stick na AXS, pero for sure marami din 'yan. So, ayan ang binabantayan natin kasi the moment na matapos mag-farm ng RON, i-release ang RON sa open market, magkaalaman ng tunay na presyo ng RON. So, some are speculating $5, $10. So, pag ito hindi sila satisfy sa naging value ng RON, pagkatapos nitong farming, asahan nyo na magpa-flash sale ulit yung AXS at SLP. Kasi again, marami na yung nakapasok dito sa liquidity pool ng ano, ng Katana o ng DEX. So, anytime, pag medyo talagang hindi natin makuha yung value ng RON na maganda, marami magbebentahan dyan. At ang mangyayari dyan, aagos pababa. Okay, si SLP, aagos pababa. Si AXS, and again, kung magtutuloy-tuloy yan, una muna dito tayo sa 71, 72, 69, ganyan. Bago tayo bumaganyan. Okay, ganito yung pwede natin trajectory. Ayan, ganyan. Pwede tayo magganyan ulit dito. Tapos babagsak tayo eventually doon sa 47 area. So, ayan. May kita natin, ha. Kanina, nagkaroon na tayo ng indication na babagsak yung ano, no? Babagsak yung presyo ng AXS. Kasi, as early as during our stream, habang naglalaro tayo, habang nagpapa-tournament tayo, nagkaroon na ng pagbaba ng presyo ng floor, ng ano, ng floor price ng Axie. Ayan, nakakita na tayo kanina ng 0.015 na floor price or $60. So, nung kahapon, nasa $70 yung floor price. Ngayon, $60 na lang. Ayan, so, pababa ng pababa yung presyo ng mga Axie. Kasi nga, bumababa yung presyo ng SLP, bumababa yung presyo ng AXS. At, ayun. So, ayan guys. Hatulan nyo na, no? Kung pwede, kung ano ang magandang gawin dito sa ano, sa mga axis natin, tsaka sa SLP and AXS, di ba? So, nasa inyo yan, kung papasok pa ba kayo, or sa tingin nyo ba, this is the time to buy ulit, pero I don't think so, no? Ako, hindi ko masasuggest talaga na mamili kayo. Kita nyo naman, nagtutuloy-tuloy na, down na tayo ng 11%. Again, hindi ko masasuggest na mamili kayo ngayon. Ang gusto kong gawin nyo, ito lang. Hintayin nyong mag-recover. Okay, hintayin nyong mag-recover. Kasi kung hindi yan magre-recover, magtuloy-tuloy ng pagbabayan, hindi natin malalaman yan kung kailan tayo dapat bumili. Kailan dapat pumasok. Pag nakita natin na may buhay na ulit yung chart, paano ba yon? Hihintayin natin na mag-create siya ng high, lower high, at saka low, then higher high, then higher low. Ayan. So, pag nagganyan na yan, higher high and higher low, pwede na. Pwede nyo na kayong pumasok kasi indicative na yan na mag-i-start na ulit mag-recover. Pero sa galawan nga ni AXS, pwede yan mangyari. Pero again, sa galawan ni SLP, medyo malabo yan mangyari. Okay? Sa SLP, ang mangyayari lang dyan, best case scenario, mag-stabilize yung price. Okay? Sa current setup ni Axie Infinity, ang pinaka-best case scenario, mag-stabilize lang yung price. Pero hindi natin sinasabi na magkakaroon ng ganyan na recovery, medyo malayo kasi sobrang dami ng supply ng SLP. That's unlimited supply at mahirap buhatin yan na pataas papunta sa 0.03 ulit. Medyo mabigat na yan, guys. So, yun yung nakikita natin. So, I hope naintindihan nyo yung gusto ko iparating, ano? Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo kinukumbinse na mag-hold. Kumbaga, itong mga informasyon na binigay ko sa inyo ay gabay lang, you know, gabay lang. Para mga ano, no? Astrology. Gabay lang ang mga bituin. Pero anyway, so mga gusto nyo mga gantong video, guys, please do subscribe sa channel natin. And see you on the next video. Maraming salamat.